Alam mo, Susan, tayo overtime tayo ng overtime. Hindi naman tayo mayaman. Mabuti pa, hanapin na lang natin yung nanay mo eh. Alam mo, 1 million yung reward dun. Malaki yun. O sige, hanapin mo. Pag nahanap mo, sabihin mo sa akin. Para naman makahingi ako ng pambili na sapatos mo. Magre-retire na tong sapatos ko anytime, oh. Mahingi ka na ng pambili ng payong. Alam mo, total, alam mo, ang laki-laki ng inistafa niya. Hindi man lang nag-iwan ng pera bago man lang sa nag-disappear. Hanapin mo. Ayan. Ayan. Kuya! Ayan. Ayan. Uuwi na ako. Okay ka na? Okay. Kaya mo na? Oo, oh, sige. Sige. Ingat, ha? Ang pag-ibig, parang ulan. Handa ka man o hindi, bigla nilang darating. Pero ang ulan, pwedeng lumakas. Maging bagyo at magdala ng maraming pagsubok. Ngayong gabi, ako, si Susan. Paano ka dito? O, ganito na lang. Kung may gawin ako masama sa'yo, meron ka naman dalang deadly weapon dyan eh. Hampas mo na lang sa ulo ko. Saka meron ako yung sumada dito, oh. Para gugutom ka. Kinakabahan na nga ako eh. Ba't ka naman kakabahan? Eh, bahay lang na mami ko yan. Eh, yun na nga. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Eh, madali lang yun. Eh, di break na tayo. Ano ka ba? Sira ka talaga. O, ganito na lang ah. Pangako ko sa'yo, first and last na natin punta to. Total, hindi ko naman talaga gusto tong bahay na to eh. Ha? Kahit mag-invite pa si mami, hindi na tayo babalik dito. Okay? Sa bagay. Masarap naman talaga yung ensaymada na ginagawa ng mami mo eh. Well, at least, may maganda siya nagawa. Oh, tara. Relax. Grabe! Ang laki ng bahay ninyo. Ang ganda. Tapos mami mo lang na nakatira dito? Oo. Yan ba ang parents mo? Oo. Alam niyo ho, nung bata pa po ako, talagang paborito ko yung Stella's Ensaymada. Tuwing meron kaming okasyon, doon kami kumakain. Really? Kumain ka pa ng kumain, Andy. May 4 courses pa akong hinanda para sa'yo. I really prepared this lunch, especially for you, anak. Ikaw naman kasi, bihira mo naman kasi bisitahin ang mami mo. Kailangan ko pa makipag-appointment sa secretary mo para madalaw mo ko. Hindi na rin kami magtatagal. At least, nakilala mo ni Susan.
Matagal ko nang kilala si Susan. I had her background checked. What? Ang tatay niya may pangalawang pamilya na sa Saudi Arabia. At ang nanay niya is the famous swindler na si Tessa Martinez, who happens to have swindled a lot of my friends. That's it. We're leaving. Of course not. You're not leaving, Andy. Alam ko nagre-rebelde ka lang sa akin, pero please, makinig ka sa akin. Pera mo lang ang gusto ng babaeng yan. Hindi ho totoo yun. Of course you're gonna say that. How can we be sure na hindi pera lang ang gusto mo sa amin ng anak ko at hindi mo kasabwat ang nanay mo sa panluloko mo sa amin? Andy, hiwalayan mo ang babaeng yan. Or else, ipapamanage ko lahat ng negosyo natin at mga restaurant natin sa ibang tao. Mahal ako ni Susan. Hindi katulad mo. Iniwan mo si Daddy! How dare you? How dare you? Ma, sa'yo na kayamanan mo. Iwanan mo na kami ni Susan. Andy! Andy! San? Susan! Saan ka pupunta? I'm sorry, Andy. Hindi ko talaga kaya. Ako dapat mag-sorry sa'yo eh. Hadita kita. Hindi na. Kalimutan mo na lang ako. Magkaiba ang buhay natin. Hindi tayo bagay. Kalimutan mo na. San? Taxi! San? San? Alam mo, Susan, ang sarap mo talaga magluto. Sure, kaya mo kumain? Ang dami pang kanin, oo. Hindi, okay lang. Sige, ubusin mo na yun. Alam mo, ikaw, ang lakas ng loob mo makipaghiwalay, tapos ngayon, magdadrama ka. Hindi maganda yan. Alam. Mali ba ako? O talaga naman parang iba lang. Hindi kami bagay. Tsaka, pag pinilit ko pa sarili ko, baka sa huli, masaktan lang ako. Ikahiya niya ako. Yan. Yan. Isa pa yan. Yan din di maganda sa'yo eh. Wala kang bilib sa sarili. Alam mo, Susan, ang ganda mo. Tapos, matalino ka pa. Hindi ibig sabihin na bulok yung pamilya mo, ibulok ka rin. May exception yung kasabihang kung anong puno sa rin ang bunga. Hindi totoo yung ano, laging ganun. Huwag ka naman ganyan. Flowers for you. Ang dami. Kapag ko pa dapat gagawin yan eh. Susan, hayaan mo mahalin kita. Alagaan, protektahan habang nabubuhay ako. Will you be my wife? Yes. The powers vested in me as the minister of the gospel of the Lord Jesus Christ and the powers of the government of the Philippines, I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride.
mandaya, ha? Sige na, pwede ka na pong buksan. Mata ko, sige na. Tumidilat ka eh, ha? Dali, ha? 1, 2, 3, 4. Surprise! Ano ito? Bago natin bahay! Ha? Di nga. Ano? Mo. Ha? Ikaw talaga? Binibiro mo naman ako eh. Ano? Totoo ba to? Ang ganda. Hindi pa kompleto gamit, pero bibili na lang tayo. Seryoso ka ba? Ha? Ay, nako, ewan ko ah. Andy ah. Ikaw. Ang ganda. Tingnan mo. Parang... Hindi, paano natin mababayaran to? Nais ko na lahat. Wala kang po problemahin. Ako bahala dito. Kasi naman, ba't hindi mo na lang ako payagan magtrabaho? Ha? Sige na. Para naman matulungan kita dito sa pagbayad. Eh, magtatrabaho ko din naman dito sa bahay. Hindi ko magmamalan siya. Maglalaba. Magluluto. At magpapaligaya sa akin. Tingnan natin. Hello? Hi. Nakalimutan mo na naman tong cellphone mo. Oo nga eh. Tsaka nakalimutan ko yung binili mo sa akin, yung pinabibili mo. Nilagay ko doon sa notes yun eh, sa may lamesa. Ano nga uli yun? Ikaw naman, para namang ang dami kong pinabibili. Stella's ensaymada lang, no? Baka maging kamukha ni Mami ang magiging baby natin, ha? Ano ka ba? Anong baby pinagsasabi mo? Paano naman ako maglilihi? Eh, lagi ka naman nasa opisina. Ah, ganun, ha? Sige, hintayin mo ako. I'll be there in 30 minutes. Hindi, joke lang! Uy, ano? Bye. Andy! Andy! Sandali lang! Hello, kumusta? Ba't bumalik ka? Pagod ako eh. Pagod ka? Hoy, Mister, hindi ikaw may-ari ng kumpanya ninyo. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta nilang umalis sa trabaho. Hindi ikaw ang boss. Boss? Ako ang boss. Ako ang boss ng kumpanya. Sila matakot sa akin. Ano ka ba? Iniwan mo ang trabaho mo. Trabaho? Ha? 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 Gutom lang yan. Gutom lang yan. Dali, tapusin ko muna yung niluluto ko, ha? Niluto ko yung paborito mo, adobong ilonggo. Adobong?
Kasi, pag wala kang magawa sa bahay mo, dito ka nalang kumain. Alam mo, ang swerte mo talaga. Paluto-luto ka nalang dito, oh. Alam mo, sana makahanap din ako katulad ng asawa mo. Si Andy. Pogi. Mabango. Sa pamayaman. Para meron din mong gaalaga sa akin, di ba? Mm-hmm. Tagal nyo na rin, ano? 2 years and 3 months. Ayun nga. 2 years and 3 months. Tapos, wala pa kayong anak. Mo sabihin sa akin. Hoy, sira ka talaga. Ano ka ba? Hindi ano, talagang nakaplano yun. Ayun nga, tinan mo, 3 months na oh. Di pa rin kayo nakakashoot. Ba yan? Kaba, hindi ganun yun. Busy lang masyado si Andy ngayon. Ewan ko, siguro nasa-stress siya sa work niya. Siguro, marami lang talagang trabaho. Parating, malalim na lang yung iniisip niya. Ikaw lang? Well, turo mo na lang sa akin tong recipe na to. Oo po. Oh, andyan na siya. Hmm? Sandali. Hi, Hon! Hi! Andyan si Tin. Sino? Si Tin! Ano ka ba? Di ka na. Kumain ka na ba? Ito oh. Hmm? Kain niya, Hon. Sarap. Hindi, sige. Busog pa ako eh. May problema ba? Hindi, wala. Pagod lang siguro ako. Akit muna ako. Excuse me. Sige. Tin, pasensya ka na. Alam mo, okay lang yun. Uwi na rin ako para maasikaso mo ni asawa mo. Para maging ninang na ako soon. Sige, mabawon pa ng ganito. Hello? Papunta na ho ako dyan. Ano ka ba? Hindi niyo pwede gawin sa akin ito! Ama! Dedemanda ko kayo! Dedemanda ko kayo! Andy! Andy! Ano ba? You cannot fire me! Andy! Ano ba nangyayari dito? You tell me. Hindi ko siya maintindihan kung bakit pa rin siya pumapasok. Ay! Pahitin niyo may kago! Nakalimutan na niya ang kayong mga meetings. Yun ang best naming nabayan sa mga client namin! He's my best engineer! Hindi ko alam ba't siya nagkaganyan! Kinakuha ko naman trabaho ko, sir! Shhh! Oo, minsan nakalimutan ko ang meetings ko. Pero hindi ko naman sinasadya eh. I'm not responsible. Akala ko mag-a-apply ka ng trabaho. Alam mo ba kung nasan si Daddy? Bakit mo natanong? Hindi, naisip ko lang dahil... Di ba hindi siya pumunta ng wedding natin? Andy, 4 na taon lang patay ang daddy mo. Nakalimutan mo ba yun? Magtatanong ba ako kung naalala ko? Sorry. Gusto mo, dalawin mo kaya mami mo. Bakit? Baka lang gusto mo siya makita. Ayoko siya makita. I hate her! Hindi ako babalik dun sa bahay na yon.
Hindi ko siya kailangan. Ikaw ang kailangan ko. Saan ikaw ang kailangan ko? Share na kayo sa adobo. Ayan, sige, okay. Sige. Oh, nasaan? Ay, gusto mo. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagtitinta ka na ngayon? Di ba, mayaman yung napangasawa mo? Wala, ano lang, sideline lang. Kasi alam mo naman, nakakainip pag nasa bahay ka lang eh. Tapos wala kang ginagawa. Ito, menudo, masarap yan. Kanin. Gulay, gusto mo? Ah, sige, sige. Salamat. Andy? San? Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Kasi, bibili sana ako nung paborito mong ensimada. Kaso nakalimutan ko kung saan bibili. Based sa mga test na ginawa namin, at sa mga pinapakita niyang symptoms, he has this early onset of Alzheimer's. Huh? Si Annie may Alzheimer's? Napakabata pa ho niya. Well, it's not common. But if it's happening to him, then this means meron siyang mga first degree relatives na nagkaroon din before ng Alzheimer's at an early age. Either nanay, tatay, lolo, or lola. Daddy. Dok, gawin niyo lahat. Pagalingin niyo, asawa ko. I'm sorry, but it's degenerative. Usually sa mga kasing bata niya, late na na-diagnose. But if you're going to look back, may mga symptoms na yan dati pa. Like yung pagiging makakalimutin. Alam ko, minsan nagiging makakalimutin asawa ko, pero hindi ko naman ho alam na... Ano po mangyayari sa akin? Your condition will worsen as time goes by. Makaka-experience ka ng mga mood swings. Your language skills will suffer. Hindi mo na magagawa ang mga complex activities like cooking, driving, and the worst part of it, I'm sorry to say this, but you will also forget your loved ones. Ay, ibig sabihin, hindi niyo ako mapapagaling. Anong klaseng doktor ka? Anong klaseng doktor ka? Laptop. I'm sorry. Bakit nangyari sa akin ito? Ayoko matulad kay Daddy.
Parang wala akong tatay. Alagaan kita at mamahalin kahit ano pang mangyari. Pag nakalimutan kita, parang patay na rin ako. Oras na makalimutan kita. Kalimutan mo na rin ako. Maghanap ka na ng ibang magmamahal sa'yo. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi mangyayari yun, ha? Nangako ko mamahalin kita. Hindi pwedeng maligtad. Nangako rin naman ako eh. Sa hirap at sa ginawa. Bakit kasi kung saan mo nilalagay gamit ko eh? Pag sinabing dito, dito lang. Huwag mo na nga pakilamang gamit ko. Buwis kita buhay ito. Susan, oh, ibabalita ako sa itong pizza nanay mo. Ito, oh, halika, dali. Halika. Alam mo, nakita ko to sa Facebook. Pinrint ko ngayon para makita mo. Eto na. Siya yan, di ba? Nasa Switzerland na siya. Meron ng pamilyang bago. Ano ba yan? Hindi ka pa rin ba sinusulatan yan kahit tinatawagan ka man lang o ano? Kung gusto niyang kalimutan na may anak siya, ano magagawa ko? Hindi ka pa matatapos dyan! Wala ka na bang ibang gawin kundi magluto? Kamusta naman yun? Okay lang siya? Eh mukhang nagkakanda kung baka narito kakaluto para sa kanya, oh. Tapos ganyan, ano ba yan? Ewan ko din. Unti-unti na siyang kinukuha sa akin ang sakit niya. Alam mo, masaya kami. Buong buhay ko. Si Andy lang naman ang nagmahal sa akin ng buong... Nakakalimot rin siya kagaya ng nanay. Eh, anong gagawin mo pag nangyari yun? Mamahalin ko siya. Sa hirap at sa ginawa. Makalimot man o hindi. Andy?
Andy? Andy? Andy? Andy? Andy? Mrs. Mariano, nakita niyo ba si Andy? Bakit? Nawawala na naman. Andy? Sige. Salamat. Pakitawagan na lang ako kapag napadaan dyan. Salamat. Nagtataka nga po kami, Mang, bakit bigla siya umuwi dito. Parang walang naaalala. Andy? Andy, ano ka ba? Kung saan ako nagpupunta? Nag-aalala ako sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Andy? Mami, may bisita ka ata. Anong ginagawa mo dito? Annabelle, palabas nito itong babae ito. Sandali, sandali. Hindi niyo na ako kailangan palasin pa. Halika na, Andy. Umuwi na tayo. Mami, sino siya? Ate, ano ba? Ako si Susan, asawa mo ako. Halika na. Umalis ka na. Tayo. Hindi ka niya naaalala. Kami lang ng daddy niya naaalala niya. Umalis ka na. Andy, halika na. Umuwi na tayo, ha? Huwag ka naman kuli. Ano ba, Andy, si Susan? Ano ba? Sinabi nang umalis ka na. He's not your responsibility anymore. Asawa ko siya. Hindi niya siyang pwede ilayo sa akin. It's okay. It's okay. Annabelle! Mami! Sandali, hanapin ako ng asawa mo eh. Annabelle, please. Huwag na tayo, please. Sandali! Sandali! Happy 5th year anniversary.
Tignan mo. Tignan mo. Gumawa ko ng scrapbook. Ito yung dahilan kung bakit tayo una nagkakilala. Natatandaan mo ba itong takong na to? Hindi ba tumuulan nun? Tsaka hindi lang yan. Ito pa. Minsan binigyan mo ako ng maraming bulaklak. Pero dalawa lang kasi naitago ko eh. Ayan oh. Dried na siya oh. Tingnan mo. Happy anniversary. Sayangin ang buhay mo, Susan. Ganyan na ganyan na nangyari sa daddy ni Andy. Hanggang sa hindi ko nakayanan at umalis ako papuntang Amerika. Napakasakit. Napakasakit pag nakikita mo unti-unting nawawala na sila sa sarili nila. Wala silang maalala at nanghihina na sila. Sa'yo, Mada? Andy? Baka nagugutom ka. Para sa'yo. Dahan-dahan, Andy. Slowly. Ay, nako. Baka mabulunan ka. Andy, uwi na ako. Good night. Andy. Good night. Sinasayang mo lang ang oras mo dito, Susan. Ma'am, asawa ko pa rin si Andy. Hindi ako pwedeng basta-basta lang susuko sa kanya. Siya lang hong nakalimot. Hindi po ako. Sige ho, babalik na lang ako bukas.
Mami. Bakit kailangan mangyari sa'yo to, Andy? Ang bata-bata mo pa. Bakit hindi na lang sa'kin? I deserve it for being a bad mother to you. Huwag mo sabihin yan, Mami. Andy. Andy. Andy, anong gusto mo? You tell me what you want. Kahit anong kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Mami. Nasaan si Susan? Kung ano man mangyari sa akin. Nangako ako sa kanya. Kung hindi ko matupad, ikaw na lang tumuloy. Alagaan mo siya, ha? Paminsan-minsan naaalala ka niya. Katulad kanina umaga, nagpupumilit siyang umuwi sa'yo. Kung gusto mong sayangin ang buhay mo sa kanya, hindi na kita pipigilan. Gusto ko lang siyang maging maligaya. At alam ko, sa'yo lang siya magiging masaya, Susan. Paminsan-minsan, naaalala ko ni Andy. Sapat na yon. Masaya na ako doon. Ang importante, magkasama kami. Para maipaalala ko sa kanya, araw-araw, kung paano namin ipinaglaban ang aming pagmamahalan. Tapos merong isang babae, tapos isang lalaki, nagkakilala sila. Ang pangalan ng lalaki, Andy. Ang pangalan naman ng babae, Susan. Alam mo kung paano sila nagkakilala? Yan, yung hawak-hawak mo sa takong. Kasi nang minsan galing yung Susan sa trabaho, tapos nakaantay siya doon sa waiting shed. Nakaantay siya na may dumating na jeep. Umulan. So nabakli yung takong niya. Buti na lang, biglang dumating yung Andy. May dalang-dalang sasakyan na maganda. Tapos doon, doon sila nagkakilala. Doon na nagsimula yung love story nila. Diba? O, tignan mo yan. Tapos, tignan natin yung ibang mga pictures dyan, ha? Tapos, alam mo ba kung anong paboritong kainan ni
Andy at saka ni Susan. Ensaymada. Oh, di ba? Masarap. Ito yung paborito nila. Ayan sila, oh. Tapos, meron din palaging nagsusurprise si Andy para ito siyang meron mga dalang flowers. Yan. Pwede mawakan. Yan. Bigla na lang kinasal yung dalawa. Tsaka nagmahalan sila kahit ano pang mangyari. Kasi nangako sila sa Diyos. Susan? Andy. Kahit nagtuyot pa, paminsan-minsan, aambon, uulan. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi ako susuko kay Andy. Kung tumigil man siya sa pagngiti niya sa akin, hindi pa rin doon magtatapos ang lahat. May mga magagandang alaala akong babaunin. Hinding-hindi ako makakalimot. For better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part.